Mahigit dalawang dekada na honi, no, na tinatangka ng gobyerno na buhayin yung railway system na kukonekta sa Central Luzon at Manila, nakailang memorandum of agreement na at yung pinakahuli, tagtad pa ng anomalya hanggat hindi na tinuloy yung proyekto. Sa report nga ng Commission on Audit noong 2013, yun na nito yung pagbayad ng North Luzon Railway Corporation ng mahigit 9 bilyong piso sa China National Machinery and Engineering Group. Pero sa kabila ng malaking halaga, wala naman umanong natapos na proyekto. Noong 2012, nahinto na yung proyektong ito. Pero muling tatangkaing buhayin ang railway system sa pagkakataong ito sa utang o official development assistance sa Japan. Para mapabilis ang pagtatapos ng Tutuban Clark Train System, sinimulan na ng Department of Transportation yung clearing sa rutang daraanan ng train system. Ito'y kahit ongoing pa yung bidding sa kung sino yung magiging general contractor ng train system. Sa second quarter pa ng 2018, pipiliin kung sino yung magiging general contractor ng phase 1 ng proyektong ito. Phase 1 nga yung Malolos to Tutuban. Phase 1 ay 38 kilometers yung ruta at magkakaroon ng 10 station at inaasahang magseserbisyo sa mahigit 300,000 commuter araw-araw. Kung matatapos ito, katulad nga ng nabanggit mo, Connie, ay magiging 35 minutes na lang yung magiging biyahe mula 2 oras, ano, mula Malolos hanggang Tutuban. Inaasahang matatapos yung phase 1 sa taong 2021. May phase 2 pa to dahil dapat umabot ito ng Clark eh. So yung phase 2 ay Malolos to Clark. Inaasahang sisimula naman yung construction sa 2019 at inaasahan na sana ay matapos ng 2022. So kabuuang halaga nito ay 255 billion pesos at popondohan nga sa pamamagitan ng utang mula sa Japan. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido.